Mga kutsilyo, baraha, cellphone charger, kutsara at tinidor. Ilan lang mga ito sa mga kontrabandong nakumpiska sa Pangasinan Provincial Jail sa isinagawang Opland Greyhound. Ipinagbabawal ng PPJ ang mga metal utensils. Ang ilan kasi sa mga preso, ginagawa itong improvised na patalim. Gaya na lamang nito na handle ng kutsara o tinidor na hinasa at ginawang kutsilyo. Sinita ng Provincial Jail Warden ang tatlong preso na nagmamay-ari ng mga nakumpiskang cellphone. At yung dalawa umamin na sa kanila, yung isa naman ay dinidinay niya. So I'm warning them na dapat sumunod sila sa ating patakaran dahil otherwise may kaakibat silang sanksyon na tulad ng ban yung mga kamag-anak na bumisita or else ay itatransfer ko siya sa ibang kulungan. May itinalagang centralized communication kiosk sa PPJ kung saan maaaring magpadala ng mensahe sa kanilang mahal sa buhay ang mga inmate. Ito raw ang ginawang paraan ng PPJ para maiwasang magpuslit ng cellphone sa mga selda. Siguro nang matinik yung nagdala o nagkaroon ng lapses on the part of the jail guard, kaya naipuslit yan. Katuwang naman ang mga otoridad ang mga leader ng mga inmates sa pagpapaalala kaugnay sa mga pinagbabawal sa kulungan. Assumingly that the inmates must have to coordinate with us. Pero kung meron man pong mga nahuhuli sa ngayon, maganda rin po yan para ma-lessen po ang mga bagay-bagay na bawal po talaga. Walang nakumpiskang illegal na droga sa Opland Greyhound ngayon. At kumpara noong nakarang operasyon, mas kaunti ngayon ang nakumpiskang kontrabando. Joan Punsoy, nagbabalita, Pilipinas.